Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Happy New Year po. Doon po sa naihanda sa ating mga mensahe para sa kabuuan ng December, iba po dapat ang paksa. No? Parang ang kagustuhan ni Pastor Aris ay makita natin na ang Pasko nagtuturo din sa atin ang tungkol sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga ang kinote niyang verse ay Christmas according to Moses. No? Ito yung kwento na kung saan ang mga Israelita ay naligtas sa pamamagitan ng pagtingin sa isang ahas na binayubay sa kahoy para sila mapagaling ng mga kagat ng ahas. Titingin lang sila dun. At ganun din ang sinabi dun sa Juan, no, Ebanghelyo ng Juan, na titingin ka lang sa ating Panginoong Hesus habang siya'y nakabayubay sa krus, at doon ang yun ding kaligtasan. Anyway, magandang paalala po yun, pero naniniwala ko na lalo na nung mga nakaraang mga mensahe, lalo na nung ating anniversary, palagi ko ang salita ng Panginoon sa atin para sa darating na taon ay yung kanyang pagtatanong sa atin, ano bang oras ngayon? No? Anong oras ngayon? Okay, tingin na kayo sa inyong mga cellphone. Ako, kitang-kita ko naman yung nasa likod. No? Alas 7:42 ng umaga. At least, no? Sabihin nyo sa inyong mga katabi, gising na. Gisingin na rin po ako habang nagpipreach, baka makatulog ako. Anyway, tinatanong tayo ng Panginoon, anong oras na? At katulad nung talatang binasa sa atin, sabi ni Pablo, panahon na upang gumising. No? Alam nyo, pag bagong taon, ang buong mundo, lalo na yung aabot ng modernity, no? Yung tinatawag nating industrial age, modernization, and so on, na nagsimula noong 18th century, ang tawag nila dyan ay yung enlightenment period, ay nagdiriwang ng parang bagong taon na, parang panibagong pag-asa. At may mga pastor din ako nakita na nag-post, no? Na New Year, let's start anew, no? Magsimula tayong muli. So, yung mga ganyang klaseng diwa. At ang isa sa pinaka-famous po dyan, ewan kung alam ninyo, ay yung ball drop sa Times Square, New York. No? At yan po ay tradisyon na mahigit na 100 taon. Can you believe that? 100 taon ho yan. More than 100 years. Ito po yung ball drop na tinatawag nila. Nagsimula noong 1907. Ngayon, ginagamit nila yung ball drop nung kapanahunan na yun para yung mga dadaong na barko, i-adjust nila yung oras nila. Kasi makikita nila pag bumaba na yung orasan, impunto alas 12 ng umaga, New Year, no? January 1. Yun yung doon nagsimula hanggang tinuloy-tuloy na po nila. At yung makikita po natin dyan, yan ngayon yung bago. Yan po ay 12 feet in diameter, no? Ang laki. At ang kanyang LED light is 32,000. At tumitimbang ng 6 tons, no? At marami nanonood. Kaya sa Times Square, New York, pag New Year, naku, hindi ka pwedeng maghulog ng karayom kasi sa sobrang daming tao. No, 1 million yung nanonood, tapos sa TV and all the TV channels, even worldwide, kaya millions po ang nanonood niyan. Para magkaroon po kayo ng parang appreciation niyan, ay gusto kong makita po natin itong maiksi lamang, 1.5 minutes na binibilangan noon yung 2016 itong ball drop na ito. So, pakita po natin. Pwede?
Ganyan po yan, nagbibilang. No? Kasi in punto, 1 minute, pabababa yan, bababa. Sakto. Ayun po yung nasa tuktok na yun, yung ball drop. No? At andito yung mga tao sa baba, nasa taas po yan ng building. Ganyan po kadaming tao nanonood. Happy New Year. So makikita nyo po, no? Napakadaming tao, and usually, yung mga magkasintahan, they spend their time para panoorin yan, no? Parang, kaya ganyan sila, no? Yun, ang daming mga magkasintahan, naghahalikaw. Para bang ando dun po yung upsurge ng optimism for the coming year. Yan po ay sa diwa ng modernity. Kasi po yung enlightenment, tapos yung modernity after this, nandoon yung paniniwala sa kakayahan ng tao na mabago yung sarili niya at ang kanyang lipunan. No? Para bang nandoon yung, wow, everything will just progress. No? Lahat ng mga, even yung kay Karl Marx, ganun po ang kanyang diwa na lahat yan ay mag-i-evolve hanggang magkaroon ng utopia. No? Yung ganung klaseng paniniwala. Pero ayon sa kakayahan ng tao. Kaya kasama ng pagpasok ng New Year, nandoon na rin yung kagawian na gumawa ng mga New Year's resolution, di ba? Parang eto ako nung nakaraan, no? Eto ako ngayon, no? Magkukumit na baguhin ng aking sarili. Kaya nga, sa atin naman, bahagi din po ba tayo ng ganitong klaseng optimism? I hope optimist din tayo, no? Let's start anew. Pero mamaya mapag-aaralan natin na iba ang tinutukoy ng Panginoon. Iba ang tinutukoy ni Pablo. Na kung tinatanong niya tayo ngayon na what time is it? No? At gumising ka na, hindi yung parang optimism na okay, baguhin mo yung sarili. No? Kaya kinote ko uli yung binasa sa ating mga talata. No? What time is it? Besides this, you know the time that the hour has come for you to wake up from sleep. No? The night is far gone, the day is at hand. So then let us cut off the work of darkness and put on the armor of light. Anyway, titignan po natin yung mga talata na yan mamaya. Pero, yan po yung una nating punto. Umaga na, gising na. No? Ewan ko yung mga matatanda dito, di ba? Na, naalala ko yung father-in-law ko. Kasi yung mga anak ko talagang, kasi siguro may mga problema, hindi talaga makagising na maaga. Alam mo, sasabihin ng father-in-law ko sa kanila, no? Ang taong sinisikatan ng araw na tulog, no? Walang pag-asa sa buhay. Natatawa kayo. Sorry. Baka nasabihan na rin kayo ng ganon, di ba? Para bang, wake up! Umaga na, no? Sino bang kami, ganun din sa aming pamilya, no? Talagang bahagi yan na dapat gumising ka na maaga para magawa mo yung mga dapat mong gawa. Kaya nga, pwede nating basahin dito na parang moral advice, tama? Gising na! Baguhin mo na yung buhay mo. Kaya nga, sabi ni Pablo, let us cast off the works of darkness, no? Iwaksin na natin yung mga gawain ng kadiliman at ating isuot ang baluti ng ilaw at tayo ay lumakad sa isang pamamaraan na naaayon sa araw. Hindi yung mga gawain ng gabi, no? Kundi yung gawain ng araw. Pero
Ganun po ba ang gustong sabihin sa atin ni Pablo? Na para bang, okay, gawa ka ng New Year's resolution, no? Baguhin mo ang buhay mo. No? Kaya lang, sa totoo lang, yung talata mismo, kasi balikan natin yung talata, tingnan ninyo. Di ba, ito yung mga gawain na ginagawa sa gabi, no? Yung binasa sa atin, no? Paglalasing, sexual immorality, no? Pagiging mga kalaswaan, di ba? O kaya yung walang patumagang pagpaparty sa gabi yan, di ba? Okay, iwanan mo na yung mga gawain gabi. Pero sa totoo lang, itong fits of anger, quarreling, jealousy o pagsiselos, sa gabi lang ba yan? Hindi. Those are the things that we struggle sometimes throughout the whole day, di ba? Kaya, hindi lamang ito yung words of darkness na sa gabi, kundi ikaw mismo. At palagay ko, pagdating dito sa quarreling and jealousy, mga fits of anger sa ibang translation, no, o pagsiselos, no amount of New Year's resolution can help you. Siguro, sabihin mo, okay, may mga bisyo ka, iiwanan mo ito, no? Okay. Pero yung pagiging, sabihin natin, no, isama na natin yung ano, kunyari, di ba? Pwede natin idagdag yung temper, no? O kaya yung tantrums, o kaya yung pag-iisip ng masama, pagnanasa, no? Yan, hindi mo pwedeng gawin yun ng New Year's resolution. No? Kaya nyo ba yun? Yung mga iba, o pwede siguro, no? Yung mga gawain ng gabi, naalala ko tuloy, kasi may mga tao talaga na kung tutuusin, malakas yung kanilang will. No? Naalala ko, nabasa ko, yan po yung si Gokongwei, yung matanda, John Gokongwei. Palaki pa lamang yung kanyang negosyo. Nung panahon na yun, grabe siyang uminom. No? Kaya niyang ubusin ang kalahating litro ng alak sa araw-araw yun. No? Bago matulog. Kalahating litro. Pero nung nakita niyang hindi ito makakabuti sa kanya, at lalo na sa kanya lumalaking negosyo, just that. Tanggal lahat. Huh? Meron siyang strong will. Kaya nga sabi ko, yung New Year's resolution, bagay yan sa mga taong strong will. Kung meron kang strong will, go for it. No? Tignan mo yung buhay mo in the past. No? At sabihin mo, okay, iwanan ko na itong mga bisyong ito, hindi na ako magiging ganito, papasok na ako maaga, no? Kaya magka-quiet time na ako. I mean, if that helps you, go for it. Parang as a moral advice. Pero sabi ko nga, pagdating doon sa mga malis, greed, covetousness, fits of quarreling, pagsiselos, palagay ko, kahit na anong years yung solution ninyo, no? Ako, I must confess, noon, nagsisigarilyo ako, napakalakas magsigarilyo. Halos nakakadalawang pakete ako sa isang araw. Talagang ilang beses din ako noon nag-New Year's resolution. So, sinubukan ko, okay, imbis na sigarilyo, mag-chewing gum ako. Siguro mga 3 or 4 months pa lang, meron ka ng sigarilyo, meron ka pang chewing gum. Dumadami patuloy, no? Yung mga ganung klaseng struggle na parang magagawa mo lamang for a certain time, pero habang tumatagal bumabalik na kagad. Ako kasi hindi ako strong-willed na katulad ni Gokongwei, no? At palagay ko kung ano yung mga iba pa natin mga struggle. Kaya nga mga kapatid, kung hindi kayo strong-willed, no? At lalo na kung haharapin ninyo yung mga talagang malalim sa inyong puso, ang kailangan ninyo hindi moral advice. Hindi good advice, ang kailangan ninyo ay good news. At yan po ang tinutukoy ni Pablo. Good news. Pero before we go to that, tingnan natin isang halimbawa ng mga New Year's resolution. Ito, isang halimbawa. Bago na lang siya ng bago ng taon. Okay. New Year's resolution, lose
Binula niya yung more weight. Lose weight again na lang. Okay, get fit next year. Oh, give up. Okay, drink less na lang, no? Binubura niya, no? Para bang, oh, ito yung 2011. O, ngayon, 2014. Pero the same year's resolution list, nire-revise mo na lang. Kaya nga, may isang halimbawa, sabi ko, ito siguro mas realistic, sabi niya. My New Year's resolution was going to be to quit all my bad habits. But then it occurred to me, no one likes a quitter. Okay. Di na lang siya mag-quit. Sabi ko nga, it's not moral advice, but it's good news. At ang sinasabi ni Pablo, it is the dawn of God's new creation. Wake up. No? Yun ang good news. Narito na ang bagong paglikha ng Panginoon. Gumising ka na. Maging bahagi ka ng new creation. May binanggit doon sa talata na palagi ko magbibigay sa atin ng pagpapaliwanag dito. Ang sabi ni Pablo, besides this, you know the time that the hour has come for you to wake from sleep. Ano yung kasunod? For salvation is nearer to us now than we first believed. Dahil ang kaligtasan ay malapit na. Mas malapit na kesa nung una tayong nanampalataya. The night is far gone. The day is at hand. Mas mauunawaan po natin ito kung makikita po natin na ang kaligtasan o salvation ay hindi lamang isang single event. Hindi lamang ito isang parabang pangyayari sa ating buhay na yun na. Kundi ito ay may panimula at merong kalagitnaan at merong pagtatapos. Kaya kung titignan ninyo sa Biblia, mababasa po natin ito. Tayo ay naligtas na, tayo'y nililigtas pa, at tayo'y maliligtas talaga. We will be saved. We are saved. We are being saved. And we will be saved. Mga ilang talata, kunyari, alam naman natin yung Ephesians 2:8, di ba? For by grace we have been saved, past tense, through faith. So, kung tinanggap natin ng ating Panginoong Hesus, andyan na yung ating kaligtasan. Pero dun sa 1 Corinthians 1:18, for the word of the cross is folly to those who are perishing, but to us who are being saved. Na nililigtas, ibig sabihin, nandun yung proseso, ha? It's the power of God. Pero meron ding talata na nagsasabing, if anyone's work is burned up, he will suffer loss. Through he himself will be saved. No? Maliligtas pa. But only too far. Alam niyo po, may talata na dun sa Roma, Roma 8:24, ang sabi diyan, we were saved in hope. Ibig sabihin, naligtas tayo, pero nandun pa yung pagdaloy ng pag-asa. Isa pong proseso. At kung titignan natin itong proseso nito, ito yung sinasabi ni Pablo, na nakakasiguro siya na siya na nagsimula ng gawain ito ay siguradong kukumpletuhin niya. Ha? Sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. So, tayo ay naligtas, tayo ay iniligtas, at tayo ay siguradong maliligtas. Salvation is nearer to us now than we first believed. Di ba? Naniwala tayo, ligtas na, pero patuloy na nililigtas at
lubusang maliligtas. Okay. I just assume kung ano yung meaning natin ng salvation eh. Tama? At talagay ko, para sa ating karamihan, lalo na yung mga nag-take ng EE, ang nasa isip natin ng salvation ay ganito. Ang salvation ay ang tayo ay mapunta sa langit at makapiling ng Diyos. Tama? Did I state it right? Ganun ba yung paniniwala natin? Na ang kaligtasan, no, ay ang ating kasiguruhan na tayo, kung tayo mamatay, makakapiling natin ang Panginoon. Kaya in a way, para sa atin, kunyari namatay si Pastor Aris, okay na, no? Papiling niya na ang Panginoon. So kung ganun lang yung ating paniniwala, one-shot deal, yun yung simula. For by grace, we have been saved through faith, past tense. Tama. Pero sa totoo lang, ang kaligtasan o salvation is actually yung tinutukoy nating buhay na walang hanggan. Tama? At yung buhay na walang hanggan, ayon sa Biblia, nandiyan dyan yung muling pagkabuhay, na? Pagbago ng ating katawan upang tayo maging bahagi ng new creation ng Panginoon. It is resurrected life in God's new creation. That is salvation. No? Kasama yung ating unang paniniwala na makakapiling natin ng Diyos, pero that's only one part. Dahil sa muling pagbalik ng Panginoon, andyan dyan na yung new creation at lahat tayo ay bubuhaying muli. So yun yung kabuuan ng ating pananampalataya. Kaya nga, kung titignan natin ito, no? Dahil ito ay nagliliwanag na, pwede nating sabihin, it's a dawn of God's new creation na tayong na parang nakaranas na ng liwanag, no? Ay dapat tayo ay magising. Pero itong liwanag na ito ay liwanag ng bagong sanilika ng Diyos. Kaya nga, ano sabi ni Pablo? Put on the armor of light. Dahil naranasan na natin yung liwanag, ito yung ating gawing baluti. May mga talata akong binanggit dyan. Taken from Ephesians 5:7-14. Pero bago natin balikan yan, I'd like for us to look at this. Para maunawaan yung sinasabi ko. Okay. We are in this present evil age. Tama? No. At dito, si Satanas ang nagahari. Sabi nga sa 2 Corinthians, he is the god of this world. And because of this, no, ando dun yung kasalanan na patuloy na umukil sa ating mga buhay. Andiyan dyan din yung kasiraan, andiyan dyan din yung sakit, andiyan dyan yung pagdadalamhati at lahat-lahat pa. It's brokenness dahil sa kamatayan. Pero mababasa natin sa lumang tipan na ibinibigay ang banal na spirito sa iilan, di ba? Mababasa natin yan kay Samson, di ba? Si Samson daw ay meron banal na spirito, binigyan siya ng spirito ng Diyos. So, dito sa present evil age, andiyan din yung presensya ng banal na spirito, pero ibinibigay sa ilan. Alam nyo, ang paniniwala ng mga Hudyo, kahit na ganito yung evil age, naniniwala sa nila na darating ang panahon nang lahat na yan ay magtatapos, ang tawag nila dyan, the day of the Lord, na kung saan ang Diyos na ang maghahari. So ang tawag nila dyan, the coming age. At yung life dyan, ang tinatawag nilang eternal life. No? Kaya ang mga Hudyo, they are people of hope. Dahil alam nila na dito, hindi lang dyan magtatapos ang mundo. No? Darating yung panahon, matatapos ang kasaysayan,
darating na ang paghahari ng Diyos, no, at mararanasan natin yung sinasabi nilang the life in the age to come, eternal life. Na kung saan, nariyan ang paghahari ng Diyos, nandiyan dyan yung kapatawaran, nandiyan dyan yung kagalingan, at tayo ay muling mabubuhay na muli sa kanyang kaharian, at nandiyan dyan ang banal na espiritu na ibinibigay sa lahat. Ang tawag nila dyan ay shalom. Na? Pero, ang nangyari, ayon sa plano ng Diyos, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Di ba? At ang ating Panginoong Jesus ay namatay. Dito nangyari yan sa present evil age. Di ba? At siya'y muling nabuhay. Take note. Dapat, mangyayari yung resurrection sa end of the time. Di ba? One shot. Pero, ang ating Panginoon ay namatay at muling nabuhay. Dito dapat yan, pero dito nangyari 2,000 years ago. Kaya nga, yung iniisip ng mga Hudyo na Day of the Lord, in two parts pala. So, ang nangyari, nung ang ating Panginoon ay namatay at muling nabuhay, na, dito, yung Day of the Lord, nagkaroon na ng first part. Misi ang mga Hudyo, hindi nila iniisip na maaring mangyari yung resurrection ahead of the time. Pero nangyari ito sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga sabi ni Pablo, dahil si Jesus ay muling nabuhay, tayong lahat na nasa Kanya ay muli ding, nakakasiguro tayong muli ding mabubuhay. So yun ang Kanyang, so kung tutuusin, ang malaking kaibahan ng pag-asa ng mga Kristiyano ay dahil nga sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At dahil dyan, yung Day of the Lord, it's now para pinasinayaan, inaugurated, pero magkakaroon pa ng consummation sa kanyang kabuuan. At dahil po dyan, binigay din yung banal na espiritu sa ating panahon, hindi lamang sa ilan, kundi sa lahat ng nakay Kristo. At yan yung tinatawag nating dito sa panahong ito, naghahari na rin ng Diyos. Ando doon ang kapatawaran at kagalingan. Andiyan ang banal na espiritu, pero inaantay pa rin natin yung resurrection of the body. So ang tawag po nila dyan, nagkaroon tayo ng period of overlap. Nasaan tayo? Ha? Andito po tayo ngayon. Tama? So kung ikaw ay naniwala sa Panginoon, malapit ka na doon sa consummation. So yun po yung pagsasalarawan sa Biblia, no, ating sinasabi na proseso ng ating buhay. Kaya ako po sinasabi na sunset end each day in triumph dahil napasinayaan na, no? Ibig sabihin, nagsimula na ang paghahari ng Diyos dahil sa tagumpay ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Nagsimula na ang paghahari ng Diyos. 2 Corinthians 5:17, kung sino man ang nakay Kristo, nariyan na ang bagong creation. If anyone is in Christ, new creation. So tayong mga nakay Kristo ay supposed to be mga sinyales na kung saan narito na ang pagbabago ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, kung ganyan yan, ang sinasabi sa ating muli ni Pablo ay yung it's the dawn of the new creation, wake up. So kung babalikan po natin yan, dahil narito na, no? Itong new creation, nagsimula na, gumising ka kapatid. No? Maging bahagi ka ng new creation. Kaya lang, andun dun pa rin si Satan.
Ando doon pa rin ang sin, ando doon pa rin ang death. Pero sa muling pagbabalik ng Panginoon, sabi niya, yung pinakahuling kaaway, ang kamatayan, ay pupuksain. 1 Corinthians 15. So, nandiyan yung overlap. Oo nga, nandito ang paghahari ng Diyos, pero nandiyan pa rin ang kadiliman. Tama? Pero tayo, na nakakaalam na narito na ang dawn of new creation, sabi ni Pablo, gising, no? Maging bahagi ka ng new creation of God. Kaya ngayong kasunod na talata, sabi ni Pablo, put on the Lord Jesus Christ. O kaya, sa ibang mga talata, Colossians 2:6, katulad nung binanggit sa atin, di ba? Nung ating anniversary, Colossians 2:6 and 7, tayo ay lumakad ayong kay Kristo. Ang sabi naman ni Pablo dito, sa verse 14, no? Suotin natin ng ating Panginoong Jesus. Put on the Lord Jesus Christ. So, nag-quote ako ng ilang mga verses dito. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Bago ko iwan to, di ba sabi ko nga kanina, kailangan natin good news. Dahil pagdating sa mga temper, malice, greed, eh, talagang ang banal na spirito lamang ang makakatulong sa atin. And praise God, ibinigay niya na ang kanyang banal na spirito. Kaya nga, sa ating pagpapahayag ng ating Panginoong Jesus, na, ang sabi nga ni Pablo, sa ating pagpapahayag sa ating Panginoong Jesus, katulad din yan ng pagpapahayag ng Diyos ng kanyang paglilikha sa sanlibutan. Pero ngayon, it's the new creation. For God who said, let light shine out of darkness, has shone in our hearts to give the light of the knowledge, the glory of God in the face of Jesus Christ. So how can you put on Jesus Christ? How can you walk in Him kung hindi niyo siya kakilala? No? Eh, kaya nga sa akin mga kapatid, it's high time for us to know Jesus Christ. And that's the point of the Gospels. No? Kaya nga mas magandang i-immerse natin yung ating mga sarili sa Gospel. Pero beyond that, sabi ko dahil binigay na sa atin ang Banal na Espiritu, sabi ni Pablo sa Galatians, time to sow to the Spirit. Why? Because God works in us and through us through His Holy Spirit. Romans 8:9-11. Basahin po natin yan. Dahil nga binigay na yung Banal na Espiritu, ano sabi? You, however, are not in the flesh but in the Spirit. In fact, the Spirit of God dwells in you. Anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. But if Christ is in you, although the body is dead because of sin, the Spirit is life because of righteousness. If the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through the Spirit who dwells in you. Kaya yan yung good news sinasabi ko kanina. How do we deal with malice? How do we deal with greed in our heart? How do we deal with pagsiselos and so on, no? No amount of New Year's resolution can help you in that. But if you allow the Holy Spirit, He will do His fruit in our lives. Mamaya titignan po natin yan. So time to sow in the Spirit. Kaya nga magandang balikan natin muli yan. Okay. So, yan, binigay na sa atin ng Banal na Espiritu. Kaya nandiyan tayo sa period of overlap. So ngayong panahon na ito, nandito ang Banal na Espiritu. At ang sinasabi sa atin ni Pablo, walk in the Holy Spirit, sow to the Spirit. Mga ilang talata. Sabi ni Pablo sa verse 14, make no provision for the flesh to gratify its desire. Huwag nating hayaan, no, yung ating mga pagnanasa maghari sa ating buhay. Bagkus,
hayaan natin ang banal na Espiritu ang kumilos at gumawa sa ating buhay. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. And those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh, which is passion and desire. Kaya nga, make no provision in the flesh. Magagawa lamang natin yan kung nandoon ang banal na Espiritu sa atin. Diba? Those who belong to Christ have crucified the flesh with its passions and desires. Alam nyo, kailangan ho natin itong lubusang maunawaan eh. Di ba may paniniwala tayo na meron tayong anghel na nasa kaliwa at nasa kanan? Tama? Yung nasa kanan, yun yung anghel na magsasabi sa atin ng mabuti. Yung nasa kaliwa, yun yung magsasabi sa atin ng mga masama. Tuloy mo yan, mag-enjoy ka, di ba? At kadalasan, sabi nga nung isa kong kasama minsan, pag siya ay nag-fail, sabi niya, naku, nanalo na naman si Taning. No? Nanalo na naman si Taning. Tinatalo siya ng mga desires niya sa kanyang mga sarili. Pero alam niyo, ito nga po ay, paano niyo babasahin itong Galatians 5:16 and 17? May isang talata. Nandiyan din yung paglalaban. Flesh and spirit. Paano niyo babasahin yan? For the desires of the flesh are against the spirit, and the desires of the spirit are against the flesh, for these are opposed to each other, to keep you from doing the things you want to do. And usually, ang nababasa natin dyan, no? Dahil nandiyan yung anghel sa kaliwa, flesh, hindi tuloy natin gustong magawa yung gusto natin gawing mabuti. Tama? Baliktad. Dahil nandiyan na ngayon sa inyo ang banal na Espiritu, yung dati nyo kinagawi ang masama, hindi nyo na gugustuhin gawin. Yun ang sinasabi ng talatang yan. Kaya we cannot really live our Christian life without the conscious seeking of the Holy Spirit. And I hope and pray, lalo na pag nagli-lead dito si Lucille, pinapaalala sa atin yan, ano? Alam niya na it's really only by the Holy Spirit that we can live a life that is pleasing to the Lord. It's only through the Holy Spirit. Kaya nga we need to sow in the Spirit. Mamaya ipapaliwanag ko rin sa inyo how do you go about that. Pero ang point ko lamang, sabi ni Pablo, dahil nandiyan na ang banal na Espiritu, yung mga gawaing masama ay hindi na nating magagawa. Parang ibinalik ng Panginoon sa iyo yung konsensya mo in that sense. At alam niyo po, kitang-kita po namin yun doon sa mga dating street dwellers eh, na nagsuko ng kanilang buhay sa Panginoon, ay talagang yung mga kinaguyan nila, unti-unting tinatanggal ng Panginoon. At sabi nila, tataka sila, parang, oh, gagawin na nila. Parang, oh, parang, bakit? Dati nakaguyan na nila. Parang may pigil sa kanila. And the only explanation is parang ibinalik ng Panginoon sa kanila yung konsensya. No? Naalala ko tuloy. Kasi mga kwento eh. Mga walang takot eh. No? At talagang in a way, bumalik yung takot sa kanila. No? Wow. No? At lalo na ngayon na parang alam nila that they belong to the Lord. Kaya nga, dapat balik-balikan natin itong mga talatang ito eh. No? For those who live according to the flesh, set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit, set their minds on the things of the Spirit. For to set the mind of the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace. For the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Those who are in the flesh cannot please God. So, kung you're still in the flesh, wala yung banal na Espiritu sa inyo, you cannot please God. Kaya nga sabi ni Pablo, Galatians 6:8, at yan yung kinukult ko, for the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. So, sow to the Spirit. So, going back, you can take
wake up as a moral advice. If you have strong will, go for it. Make your New Year's resolution. But Paul is telling us, no, wake up, because this is the dawn of God's new creation. And so, since we are in Christ, you put on Christ. Since the Holy Spirit is now here, so to the Spirit. So, sabi ko nga, wala naman akong problema dyan sa mga gumagawa ng New Year's resolutions. I would even encourage you to do that if you have strong will. Go for it. Pero, pag hindi kayo strong-willed, no amount of New Year's resolution can help you, no, to make your life better. Ang punto ko lang, pag ang paniniwala mo tungkol sa New Year's resolution, mas naniniwala kayo sa inyong sarili, tuloy sa inyong kakayanan, kaysa sa pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga, what's the point muli? 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, new creation. So mga translation natin, meron nakalagay, he is a new creation. Sa totoo lang, wala po yan. Ang sinasabi lang po dyan, kung ikaw ay nakay Kristo, no? Yan po, ikaw po ay tanda na narito na ang new creation. Wow! No? We are signposts to God's new creation. At sabi ni Pablo, wake up! No? Kaya hindi ka na dapat namumuhay dun sa kadiliman dahil ikaw'y bahagi na ngayon ng liwanag. The old has passed. Behold, the new has come. 4 points. First, sabi ko nga rito, think, decide, crucify. Alam niyo po, this is according to brain science. Now, I'm using science here. Dahil yan din po yung makikita natin sa Biblia. Nagagawa natin yung mga kinaguyan natin kasi meron tayong mga tinatawag na neural pathways. Diyan sa brain natin, dahil nakasanayan mo, andyan dyan yung mga highway sa iyong brain para doon ang direction ng buhay mo. Kaya ang mundo, idadirect ka rin doon. Kaya nga ang mga news, ang bebenta lamang bad news. Kasi our mind is wired towards bad news. Remember that. Our mind is wired towards negativism. To think evil, to think malice of a person. Kaya nga, hindi bebenta ang newspaper kung ang nas, ano niyan, ay good news. No? Take note of that. It's really based on the fact na tayo naka-wire for, quote-unquote, bad news. Yan yung neural pathways. How do you create habit? You create new neural pathways. Ibig sabihin, gagawa ka ng ibang daanan sa iyong pag-iisip. Kaya nga, you need to think. You need to decide. No? You need to crucify yung mga bagay na hindi ayon sa bunga ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Take note, temper. Marami sa atin nag-struggle ng temper. It only says na we're not allowing the Holy Spirit to mold us to have that kind of self-control. Tama? Kasi fruit of the Holy Spirit is self-control eh. If you are still controlled by your temper, ibig sabihin, that fruit of the Holy Spirit still is not yet working. Kaya nga, ang point niya, pag meron kang babasahin mo yan, at ito yung gagawin mo, oh, this is not loving. Okay, kahit na mas gusto mong gawin ito, pero alam mo, this is not loving, think, you decide, you crucify that. So kung iisipin mo yung kapanganan mo, oh, hindi ito loving. No? Iisipin mo yung kapakanan ng iba, decide to be kind, you decide to love. You decide to be patient. Pakita yung goodness, katapatan. No?
Kaya sabihin sa'yo ng mundo, oh, likas naman ang pan eh, hindi pagiging faithful, lalo na sa mga lalaki. No? Hindi sufficient ang isang babae para sa isang lalaki. Actually, that's the basis of Islam. Kaya sa kanila, pwede mag-asawa ng apat, pagdating nila sa paradise sila, bibigyan sila ng 18 virgins, no? Pag ikaw ay lalaki. Pero is that who we really are? Palagay ko, when we think deep into our heart, no. When you love a person, that's it. Di ba? Kaya nga, my point here, my brothers and sisters, is actually itong fruit of the Holy Spirit is just taking us back to who we really are as created in the image of God. Remember that. We are created in the image of God. Kaya yung fruit of the Holy Spirit is really actually bring us back to where the Lord would like us to be. Think, decide, crucify. Kaya maganda, isulat ninyo yun sa wall ninyo, Galatians 5:22-23. And just ask the Holy Spirit to create that fruit in you. As you cooperate with the Holy Spirit, you think, you decide, you crucify. Kasi in the process, you are creating new neural pathways. Ibig sabihin, nag-create ka ng mga bagong daanan sa takbuhin ng iyong isip para yung mga dati mong kinagawian, no, hindi na yun ang magdidikta sa'yo, kundi yung gawi ng banal na Espiritu. No? Think, decide, crucify. Pangalawa, certainly you need to know and imitate Christ. So you need to immerse yourself with the Gospels. Sa totoo lang, mga kapatid, maganda, araw-araw meron kang one chapter of the Gospel, balik-balik lang. Tanungin mo lang ang sarili mo, no? What is this telling me about Jesus Christ? What is this telling me about God? Yun lang, no? And certainly, kaya nga maganda yung WWJD eh. Ano, alam niyo kung ano ibig sabihin yun? What would Jesus do? So anytime that you are confronted with situation, what would Jesus do? And you can only do that in all honesty if you are growing in your knowledge of Jesus Christ. And then in terms of sowing to the Spirit, yun na nga yung think, decide, crucify. But how do you be sensitive about the ways of the Holy Spirit in your life? Practice spiritual discipline. So ang paksa po natin for the whole year is growing deep. Kaya nga there will be 2 months, no, ng ating ng mensahe dito sa church all about practicing spiritual disciplines, no, para matulungan tayo. And one of the discipline is listening to the Word of God like this, no, and worshiping with God's people and celebrating. So when you practice spiritual discipline, ang point ko lang, marami pong spiritual discipline. Actually, quiet time is a spiritual discipline. Pero you know, there are spiritual discipline na mas fit sa inyong personality. No? Mas fit sa inyo. Paano isisingit yan kung kailangan nyo na maaga sa office? Paano kayo makakapag-quiet time? Di ba? Kaya nga marami, nagbabasa lang ng daily bread eh. Pero yung daily bread kasi, second hand po yun. Reflection yun ng ibang tao na ginagawa mo sa'yo when in fact it's not yours. No? Kaya ang maganda, you find a spiritual discipline na bagay sa'yo. So kunyari kung busy-busy ka, then mag-dedicate ka, sabihin mo, oh, once a month, meron akong retreat. Me and the Lord, 4 hours lang. Oh, okay, pupunta ka dun sa prayer mountain o pupunta ka sa isang lugar na talagang that's a spiritual discipline that can sustain you. My point is, iba't ibang spiritual discipline, find what is fitted to you. I believe, a lot of you will be saying, Pastor John, pinapahirap mo naman itong buhay namin. I agree. If it's too complicated for you, then just love. Dahil yan po yung sinasabi sa mga unang talata, bago nung talata natin, eto ang sabi ni Pablo. Huh? Kasi idinagdag lang niya yung wake up eh.
Pero ito yung kanyang unang sinabi sa verses 8 to 10. Remember, ang ating reading is starting from verse 11. So, ang bilin lang ni Pablo, kung sa atin pa, huwag kayong magkaroon ng utang na loob, maliban sa utang na loob ng pag-ibig. Yun. Tayong mga Pilipino, di ba? Utang na loob yung nag-declare, nagdidikta sa atin. Pero sinasabi sa atin ni Pablo, hindi, meron lamang isang utang na loob na dapat ating sundin. Ano yun? Ang magmahal sa iba. Wow. That is how simple it is. So, kung hindi nyo masundan yung aking sinasabi kaninang one moral advice, wake up. Wake up. This is the dawn of God's new creation. Put on Jesus Christ. No? Know and imitate Jesus Christ. And last, so to the Spirit. Kung parang mahirap sa inyo sundin yun, okay, isa na lang. Love. Let love be your utang na loob to each and any one of us. Lord, maraming salamat sa privilege of being a pastor kasi dito sa KBCF, I have seen people who love in spite of everything. It's a privilege, Lord, na maging bahagi at makita kung paano ka kumikilos sa kanilang buhay. Sa isang simpleng pananampalataya, Lord, in spite of all the challenges, challenges talagang unimaginable, Lord. Mga problema sa pamilya, problema sa anak, problema sa mga personal na issues sa kanila, pero patuloy pa rin sila nagmahal. They decided to stick it out and to continue to love and to be faithful. Perhaps, Lord, kahit hindi nila alam na ito ay bunga ng banal na Espiritu, na uno nang kumilos ang inyong banal na Espiritu sa mga taong ito. And sabi ko nga, Lord, talaga as pastor, thank you for allowing me to see these lives that continue to inspire me. And I pray, dear God, na allow these people, especially who still are in the church, to inspire others to continue to love in spite of everything. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na talaga magising sa katotohanan ng inyong new creation. Allow us to be signposts of the new creation in our lives. Even as we face the new year, kami, Lord, as a church, are being challenged to have faith goals. I pray, dear God, na we will respond to have faith goals to be used by you, especially in 2019. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. In your name we pray. Amen.